At tayo tuloy-tuloy na. Tayo na idadapo sa pinakamahalagang bahagi ng ating panambahan, ang pakinig sa banal na ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sos. At ito'y dadalhin sa ating minamahal at dinagalang na preacher, beloved preacher Debs Busano. Praise the Lord. Tayo tumayo mga lapid sa paggalang sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa mga beloved co-preacher. Lord Brother Alvilla. Praise God. Lahat magsabing praise the Lord. Praise God. Then na po'y dumako sa isang mixing pantalangin. Humingi tayo ng kahabagan sa ating mabait na Diyos. Dakila na namin pagpalang Ama Diyos na makapangalain sa lahat. Misa ng pamalapin ng Sus. Sa pangunang pantalangin po, pagluhod ng aming ginagalang pastor, Will this total minute and profit, narito kami mga Panginoon. Taos puso nagpapabuntang pasalamat. Maraming salamat po mga Panginoon Sus sa mga naunang yudto ni managawain. Tunay ng pinagpala. Lalo na mga Panginoon sa pagkilos sa aming kilagitnaan. Patunay lamang kay lagi namin kasama. Hallelujah. At muli kaming naririto mga Panginoon sa aming pag-aaral ng masalita. Meron bago lahat mga Panginoon. Patunay kami nagpapakumba. Lubos kami nagsisi. Sa lahat namin nagawang pagkukulang pagkakamali, patawarin mo kami, mga Panginoon. Nalimbang likod sa ganang akin, wala akong magagawa. Kayo pong maglagay ng karunungan mga labi. At patuloy mo nga kami nga samahan, mga Panginoon, yung kapangyarihan. At sa pangunong panalangin, pagluhod ng aming ginagawa, Pastor. Sama-sama namin siya saway. Tatang udi ko ng kaaway. Pangilangan pa ilumayas sa mga bayang pangalan ng Jesus. Di ba kasi ni Jesus? Hallelujah! 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 Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Praise God at marito na po kayo makaupo. Manong kapatid sa iyong mga upuan. At bago tayo nabusang magpatuloy na mahal, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagupuri, pagsamba, pagdadakila, pagkapanangali ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at dobling paggalang, pagrespeto po sa ating dearly beloved, Honorable Pastor Will Distrod Almeda, the end time prophet of our loving God, kabalikat po ang ating mga beloved children, at ating patuloy pong inaalala sa sariwa at kailanman hindi natin malimutan mga turo, pangangaral ng ating dearly beloved Mama Dear. Praise God. Pagbati po sa inyo lahat ng ayaw mga gawa. Praise God. Ating beloved, pagbati po ang beloved Ati Pasid. Praise God. Artos. Praise God. At sa lahat mga bright audio preacher, preacher, lahat ang mga ginagamit sa kawain mo na Panginoon, mag-isang mga kapatid na rito, bagong datihan, bisa at yung mga visitor, bunga po sa crusade na nakarang kusal sa lugar na ito, welcome po kayo muli sa gawain ng ating mga na Panginoon. Amen? Lahat magsaming praise the Lord. At tayo na po yung mag-aaral ng pinasita ng Diyos na mahal. Sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya bilang mga pinagpalang manampataya, tayo po'y makinig ng salita ng Diyos. Dahil tayo pong lahat na tumanggap sa ating mga Panginoon, hindi ng karapatan maging anak niya at magmana ng buhay ng walang hanggan. Amen? Kaya sa oras na itong kapatid, ating hindi natin mga banal na kasulatan, kung meron kayong mga verse notebook o pangating masundan ng pag-aaralan, mga namahal, ano pong sabi dito, namahal kapatid, sa ating pambuga na talata, namahal kapatid, basahin natin sa aklatang Ephesians, Chapter 5, verse 16. Amen po sa Lord. Ito po sa aklat ng mga taga-Epeso at ang kabanata ay 5. At ang talata ay 16. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lalo magsabi, praise the Lord. Ang ating mga Panginoon po magpalat maglangis sa kanyang banal salita, mga namahal. Malino po binagit na banal na kasalatan, namahal, tayo po'y pinalalahanan ngayon ng ating mga Panginoon sa pamagitan ng ibang salita na tayo po ay atin daw po samantalihin ng panahon bilang mga pinagpalang anak ng Diyos. Nasabi rito, sapagat ang mga araw ay masama. Amen? Lalo sa praise the Lord, samantalihin natin habang tayo may pagkakataon, ano yung ating sasamantalihin na mahal? Patuloy tayong gumanap sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Na habang ang sandibutan, ang mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, praise God,
ay nakahilig doon sa mga bagay na mga hindi kinalulugdan ng mana, Panginoon, mga bagay na ayon sa laman. Amen? Kaya sila'y sumasama. Amen? O pasama ng pasama. God bless you, praise the Lord. Na kahit minsan bigyan natin paanyaya, minsan nag-share na tayo sa kanila, kapatid, pero ayaw nilang tanggapin ang paanyaya ng ating mga Panginoon. Amen? Dahil ayaw nilang iwanan yung kanilang mga buhay na kinagisnan, mga minamahal, na ang akala nila ay matuwid, pero ang dulo pati kapahamakan, mga kapatid. Ngunit naman, pinagpala naman yung mga baguhan o mga taong tumanggap ng paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ganoon din tayo dati, mga minamahal, yung mga matatagal na mga kapatid sa madaling ministeryong ito. Amen? Tayo rin na paanyayahan, mga kapatid. At isa tayo sa kinahabagan at pinilit-hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo mo sabi, praise the Lord. Ano ba sabi ng banal na kasulatan na sabi natin na basa, mga kapatid, na inyong sumantalahin ng panahon sabagat ng mga araw ay masasama. Amen? Dahil sabi pa dito, hindi lang basta-basta pala masama ang panahon, kapatid. Dahil meron pang binabagat ang banal na kasulatan. Sabi dito, dapat alamin mo ito na isa mga huling mga araw ay dating ang panahong mapanganib. Amen? Bukod sa masama, kapatid, ang tayo pasama ng pasama. Amen? Ewan ba sa praise the Lord? Mapanahon, mapanganib din, minamahal. Minsan nakita mo, naglalakad lang. Amen? Lalo sa praise the Lord? Naglalakad lang isang tao, mamaya, wala na. Amen? Hindi na nagkaintindihan sa trapiko. Amen? Hindi na lang nagkabigayan, minamahal, sa way ng sakyan. Yung iba, wala na. Amen? Ganyan ho kasama at lumang mapanganib na mahal ang ating panahon ngayon. Kaya anong sabi ating supporting verse na mahal? Para tayo po ituloy-tuloy sa aklat ng Colossus. Colossians chapter 4, verse 5. Ano po sabi dito ng kapatid? Amen. Aklat ng mga taga-Colossus, kabanatay 4, talatay 5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas na inyong samantalahin ang panahon. Amen. Amen. Palakpakan natin yung mga Panginoon. Lalo mag praise the Lord. Kaya ito ating supporting verse na mahal, lahi sa ating mga Panginoon. Yung binanggit kanina natin sa samantalahin ng panahon, dahil ang panahon ay po'y araw ay masasama. At karugtong ko lang ito, ya, dating ang panahon mapanganib. Sabi ng Biblia, sa ating supporting verse, magsilakad kayo na may karunungan na nga sa labas na inyong samantalahin ng panahon. Amen. Kaya mga anak ng Diyos sa huling panahon ito, na mahal. Amen. Ang panahon ay masama. Hindi lumalakad tayo na parang gaya ng mga mangmang. Amen? Lumalakad tayo ayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Able to praise the Lord? Kaya nga sabi pa ng banal na kasulatan, mga minal, kung ating itutuloy ito, mga ingat na kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Na inyong samantalahin ng panahon sabagat ang araw ay masama, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawaan ninyo kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Ang kalooban ng malapit sa atin, mga kapatid, bilang mga pinagpalang manampalataya, lalo na sa huling panong ito, amen? Na dapat nating maunawaan ang banal na salita para sa atin. Amen? Dahil ang salita na banal salita ng ating malapit noon, ito po ay nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Ayun ba sa praise the Lord? At paano tayo magkaroon ng karunungan o wisdom na mahal? Sabi ng Bible, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Amen? Kaya magkaroon pala ang tao na titawag na karunungan. Lumalakad ka na ayon sa kalooban ng malapainon kapag pinapahalagan mo ang balansita ng ating mabait na Diyos. Amen? Na hindi ka lang tagapakinig lamang. Amen? O tagabasa lamang. Amen? Kundi tagatupad din naman nito, manakwadid. Amen? At hindi rin nakikinig ka, tapos lalabas sa kabila, na mahal mo. Amen? Kailangan pa pag tayo makinig na magkabalitin natin sa ating mga puso't isipan, dahil sabi ng Biblia, faith gamit by hearing and hearing by the word of God. Amen? Lalo mo sa praise the Lord? Kaya bilang mga pinagpalang manampataya, lumakad tayo ayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Ano ba sabi ng Biblia sa Micah chapter 6, verse 8? Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mikas at ang kabanata ay 6 at ang talata ay 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao,
kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Let me say praise the Lord. Itong hinihingi sa atin ng ating mga Panginoon na ating paglakad na mahal. Amen. Gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan, lumakad na may kababaan na kasamang niyong Diyos. Kaya sa bawat lakad natin bilang mga pinagpalang manampalataya, amen, dapat lagi tayong nakabatay sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Ano mga ating ginagawa? Dapat mga Panginoon, ito ba'y kalooban mo? Amen? Lord, Mr. Praise the Lord. Dahil kung minsan kapag tayo lubakan, dahil sa sariling karunungan na lang, mga namahal, diyan na papahamak ang isang tao. Amen? Pero pag tayo nakabatay sa kalooban ng ating pinakamanapahinoon, amen, talagang hindi tayo mapahamak. Sabi pa nga ng Biblia, ihabilin mong yung lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Amen? Sa lahat ng ating isasagawa ng kapatid, dapat kasama natin ating manapahinoon. Para tayo maging kasama ating manapahinoon, lumalakad tayo sa Kanyang mga palatuntunan, mga minamahal. Amen? Sa Kanyang kalooban bilang mga pinagpalang manampalataya. Amen? Everybody say praise the Lord. Hindi natin pag-uusapan kung tayo datihan o baguhan. Lahat po tayo, mga minamahal, ay patuloy gaganap at gaganap sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya bilang mga pinagpalang manampalataya, dapat sa ating paglakad na mahal, na tayo gumagalamig ng kaganapan. Amen? Dapat nananatili tayong tapat sa ating paglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen? Natatili pa rin yung ating katapatan sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Amen? Ewan sa praise the Lord. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa ating pagkupuri, pag-aayuno, mga minamahal. Amen? At kahit saan ka magpunta, nagbatid, nasa inyong mga bahay, nasa inyong mga trabaho, o saan ka magpunta, namamuhay ka pa rin na may kabanalan. Amen? Everybody say praise the Lord. Ay sabi pa ng Biblia, siyang lumalakad na matuwid ay gumagawa ng katuwiran at ang satita ng katotohanan sa kanyang puso. Kaya yung mga lumakalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, mga mga kapatid, na merong, isipin, merong madala pagkatakot sa mabit na Diyos, lahat ng kanilang banggitin, kapatid, ay talagang pawang katotohanan. Amen? Lalo sa praise the Lord. Kaya nga, dito lang yung masumpungan sa totoong gawain ng ating mga Panginoon sa Jesus Mercy International Ministry. Amen? Lalo sa praise the Lord. Nasinimulan, ipinangaral ng ating dearly beloved parents and the Lord. Amen? Dearly beloved mama dear, ating nakita ang kanilang talagang perfect example. Amen? Everyone sa praise the Lord. Bilang mga pinagpalang manampalataya. Kaya nga, kapag tayo lumalakad tayo sa kalooban ng ating mga Panginoon, sabi pa ng Biblia, hindi siya magkakahit anong mabuting bagay na nagsilakad ng mabuti. Amin ang matuwid. Amen? Everybody say praise the Lord. Sabi, hindi tayo pababayaan ng ating mga Panginoon. Ibibigay niya. Kapag nandun tayo sa kalungkutan, nandun tayo sa mga pagsubok, nasa mga nasa matinding kasukunaan, kapatid, may Diyos na nagliligtas sa atin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ano ba sabi ng banal na kasulatan, kapatid? Na habang ang panahon ay masasama at ang panahon ay lubang mapanganib, kapatid, ano ba sabi pa dito na habang tayo lumalakad na yan sa kalooban ng mabait na Diyos? Ano dapat panatilihin ng ating tayo po mga pinagpalang anak ng ating mga Panginoon? Sabi dito, Galatia chapter 6, verse 9. Amen. Aklat ng mga taga-Galatia, kabanatay 6, talatay 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Let me say praise the Lord. Itong isa pa dapat nating panatilihin na mahal. Na tayo po habang lumalakad sa kalooban ng Panginoon, manatili mong mabuting bagay. Huwag tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Let's praise the Lord. Dahil ang Biblia may sabi, kapatid, tayo rin po'y magsisipag-ani, kundi tayo magsihimangod na mahal. Amen? Kasi may binabagit ang madalang kasulatan ng kapatid. Dahil yung tao nga, may mga mananampalataya na naglilingkod din sa mga Panginoon. Amen? Nagtitiis din. Amen? Pero iniwan naman ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos. Amen? Kaya kailangan, kapatid, yung ating
unang pag-ibig sa ating mga Panginoon ay ito po'y manatili na mahal. Amen. Hanggang sa pagbabalik ng ating mabait na Diyos. Amen. Bilang mga pinagpalang manampataya, lalo na sa huling panahon ito na mahal. Amen. Maginagamit ka sa gawain mo na Panginoon. Hipong-hipong yung puso mo. Amen. Para sa gawain mo na Panginoon. Andiyan yung lagi mong pagtulong. Amen. Lalo pag may mga kursada, may mga pangailangan sa mga gawain. Mabuti yan sa harapan ng ating mga Panginoon. Amen. Lalo na pag sumunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos, napakabuti yan. Kaya nga isa pa nga, sabi pa ng Biblia, isang mabuting bagay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano sa praise the Lord? Bilang mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen? Dahil yung ating mabuting bagay, may binabanggit ng Hebreo na kabalid. Sabi rito, sapagat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng iyong pinakita sa Kanya, pangalan, sa iyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At niyanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen? Hindi pala malilimutan ng mabait na Diyos yung mga ating mga mabuting gawa. Amen? Lahat ng ating mabuting gawa, simula sa pinakamalit hanggang sa may pinakamalaking bagay na ginawa mo para sa ating mga Panginoon. Amen? Yung inalay mo ang buhay mo sa ating mga Panginoon, maglaglingkod ka sa ating may kitapatan. Hindi makalimutan niya ng ating mabait na Diyos. Amen? Pero meron tayong dapat tandaan din. Amen? Kung tayo naman ay gumagawa ng mabuti, huwag din tayo magbibilang. Amen? Huwag tayo magbibilang, ang dami ko na nagawa, ang dami hindi po. Amen? Lalo sa praise the Lord, lalala ko na mahal, nabanggit dito ng isa sa mga beloved children, mga namahal, binanggit ang ating ginagalang mga pastor. Amen? Kung tutuusin, napakarami na nagawa ang ating beloved prayers in the Lord. Amen. Kung gaya na binanggit natin ang beloved at ipasit kanina, kapatid. Amen. Talagang pag-aayuno lang ang pag-uusapan ng ating mga pastor, talagang sobrang haba na. Pero simula after ang talipaw, pagbaba ng ating ginagawa ng mga pastor, nag-recover ating ginagawa ng mga pastor, hanggang ngayon, nag-aayuno pa rin ang ating ginagawa ng mga pastor. Baka hindi nyo alam. Amen. At patuloy gumagawa, sa gawain ng ating mula Panginoon. At nabanggit ng ating mula pastor, wala pa siya nagagawa. Kaya niya binanggit, wala pa siya nagagawa. Para patuloy siya laging gagawa. Amen? Lagos sa praise the Lord? Ganun din dapat tayo, mga nang kapatid. Dapat natin isipin, wala pa din nagagawa sa harapan ng mula Panginoon. Kasi kapag ganun ang ating pananalita, mapagpakumbaba tayong Kristiyano. Kasi kapag isipin mo marami ka nagawa, hindi mo na mabilang sa palad mo, nagmamalaki ka na. Amen? Papasok ngayon yung spiritual pride. Amen? Ibig sa maging pagkapala ka, hindi ka na maging pagkapala. Amen? Ay, what's the praise the Lord? Kaya mga anak ng Diyos, kailangan gumawa tayo ng gumawa habang tayo may buhay, may hininga. Lalo ko, sabi natin, malabid mama din, ang ating paglilingkod sa mga malapainoon, ang ating pagsusok sa kalooban ng ating malapain, hindi isang beses, nagawain lang, hindi sa buong isang buwan lang, tapos itigil ka, hindi. Kundi yung paglapit mo sa ating mula Panginoon, simula sa paglapit, paglingkod mo, hanggang sa pagbabalik ng ating mula Panginoon, maglilingkod ka, may katapatan. Gagawa at gagawa ka. Amen? Gagawa sa praise the Lord? Gagawa ka ng mabuti. Yan nga sa ng Biblia, mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Palakpakan natin ang ating mula Panginoon. Amen? Kaya mapalad pala. Pag magbalik ang mula Panginoon, ang ating ginagawa, nasa kalooban pa rin tayo ng ating mula Panginoon. Amen? Delikado po kasi, kapag ang isang Kristiyano, magbalik ang mula Panginoon, nandun tayo sa bagay na hindi kinalulugdan niya. Amen? Mas maganda na, piliin natin na natili tayo na mahal sa ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Ano pa sabi ng Bible, kapatid? Bukod sa siya sabi ng ating nabasa kanina, na ang panahon ay pasama ng pasama, o masama, o araw na masama, at lubang mapanganib, mayroon pa binabagit ang banal na kasulatan, mahal. Amen. Kaya, bakit ang mga Kristiyano, kailangan natin lumakad dahil sa kalooban ng ating malapit na panatili natin yung natitawang na mabuting bagay. Amen. Natapat tayo, nagliligod sa muna Panginoon. Amen. Anong mangyayari sa huling panahon na pwedeng maganap kapag hindi tayo maging maingat na Kristiyano? Ano sabi dito, karagdagan talata, mga minamahal? 1 Timothy chapter 4, verse 1, ngunit hayag ang nasasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
at makakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen? Dahil mag-celebrate sa Lord. Ang isa palang magaganap kapatid sa huling panahon, kapag ang isang Kristiyano hindi maingat sa kanyang paglilingkod sa ating mula Panginoon. Amen? Lalo ang sabi, praise the Lord. Hindi gumagawa sa kalooban ng ating mabaitan sa amin ng Biblia. Meron pa mga tatalikod, umawawala pa sa paglilingkod na mahal. Amen? Lalo ang sabi, praise the Lord. Baka natin ito pinag-aaralan, manamahal, para hindi tayo umabot sa puntong ganon, mga minamahal ko kapatid. Amen? Amen? Kaya nga, tayo pinag-iingat ng ating mula Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, hindi naman sila basta tatalikod. Magsisimula muna sa sabi na, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen? Ever so praise the Lord? Kaya kailangan maging maingat, maging wise sa mga Kristiyano. Be wise like a serpent, be harmless like a dove, sabi ng Biblia. Amen? Sa ating paglakad na mahal, tandaan niyo po, kapatid, sa panahon, lalo na sa huling panahon ito, ang Diablo po, wala akong binabantayan niyan ng mga unbelievers sa sanlibutan. Ang binabantay niyo, yung mga taong nakakilala na sa ating pinakamamala Panginoon. Yung mga taong lumapit na sa ating mula Panginoon. Tayong binabantay ng kaaway. Bakit? Dahil gusto pa niya tayong mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Siyempre, ang kaaway din, hindi ka rin na ganyan aatakihin kung kailan malakas ka o sa malakas ka na isipin na sa kalakasan ka. Aatakihin ka niya kung saan ka mahina. Amen? Kung saan ang kahinaan natin, kapatid, doon tayo tarahin ng kaaway. Kaya kung saan tayo minan, dapat doon tayo magpakalakas sa ating pinakamamalang Panginoon. Lalo tayo magkumapit sa ating mabait na Diyos. Amen? Dahil kahit anong gawin ng, kahit baliktarin natin ang mundong ito, kapatid, tayong lahat na narito, magkakapatid tayo sa harapan ng ating mga Panginoon. Amen? Lord, mag-celebrate the Lord? Kaya maging maingat tayo dahil sabi, may binabagit ng Biblia, even the very elect shall be deceived. Amen? Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Kaya, dapat lalo tayo maging mainit, manamahal. Lalo pa tayo magpakainit ang huso sa paglilingkod sa mga Panginoon, lalo sa uling panong ito. Amen? Lalo sa praise the Lord? Kaya nga, meron siya sabing, may nauuna, may nahuhuli. Amen? O, pero pinagpala pa rin yung mga nauna na hanggang ngayon na natiling naglilingkod sa ating pinakamamahala Panginoon. Amen? Lalo sa praise the Lord? Kaya lumakad tayo na ayon sa kalooban ng ating mula Panginoon. Na ano pa sa amin ng Biblia? Malapit tayo magtapos naman. Matthew chapter 24, verse 37 and 39. Hanggang 39. Amen po sa Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, at kabanata ay 24 at ang talata ay 37 hanggang 36. At kung papaano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Love and praise the Lord. Tandaan po natin sa pagbabalik ng ating mula Panginoon anytime na maganap ngayon. Amen? Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, gaya po sa panahon ni Noe. Amen? Na sa panahon ni Noe, ang mga tao sa sanlibutan ay busy. Amen? Lahat mag-praise the Lord? At ilan lang ang naligtas, yung talagang nagpahalaga ng kaligtasan. Amen? Kaya dapat sa panahon ngayon, mga minamahal, bilang mga pinagpalang manampalataya, dapat nating maunawaan ano ba ating mga ginagawa sa ating mga tahanan o pagwala tayong malalagawain. Amen? Dahil hindi naman masama maging busy kung minsan, pero huwag lang tayong magkulang sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen? Huwag lang po tayong magkulang sa pagsagawa sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Amen? Pero kung maging busy tayo sa mga bagay-bagay na inaalok ng sanlibutan, mga kapatid, tapos unti-unti naman mawala ang pagilingkod mo sa mga Panginoon. Amen? Kaya talagang isa pang bagay po, nakakalungkot na bagay yan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, at hindi nila nalalaman hanggang dumating ang pagkagunaw at sila'y tinangay ng lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen? Kaya sa pagbabalik na nyo po sa pagbabalik ng mga Panginoon, hindi sa panahon na mapayapa. Amen? Kundi sa panahon na talagang lubang masama. Amen?
Labang sa praise the Lord. Lagi na nangyari sa Panginoon eh. Ang tao ay bisita lumapit sa malapainoon. Bakanig sa pangangaral ni Noe, mga kapatid, habang ginagawa niyang arka. Pero walang nakinig kay Noe. Eh sabagay, sa panahon na yon, hindi pa kasi pumapatak ang ulan. Amen? Lalo sa praise the Lord. Kaya sabi ng mga tao noon, ano si may sabi sa iyong uulan? Eh hindi nga simula noon, hindi pa umuulan. Amen? Lalo sa praise the Lord. Kaya bilang mga pinagpalang manang pataya, ganoon din sa ating panahon. Amen? Lagi nang lagi pinapangaral, malapit na magbalik ang ating walang Panginoon. Pero sabi ng mga manunuya, matagal na pinangaral yan. Amen? Lalo sa praise the Lord, hindi pa, matagal pa yan. Amen? Kaya iba, naglalaylo. Pero sa mga Kristiyanong maiti na giligod sa walang Panginoon, madiscern mo yung mga nangyari sa ating kapaligiran ngayon. Amen? Yung balita lang, mga namahal, na sinabi ng balita, yung ikot ng mundo natin, hindi na po normal. Baka sa isipin nyo nga. Amen? Hindi na po normal ang ikot ng mundo, lalong bumilis. Amen? Hindi na pansin yung mga pawat pagpasok ng bagyo, mga namahal. Pag naging bagyo, ng iba, nagiging super type na. Amen? Labang sa praise no? Kaya, halos lahat ng iyan sa salatan na sinabi ng mga Panginoon, bago siya magbalik, nangyari na po lahat, manamahal. Amen? Kung meron man na hindi pa nagaganap, yung kanyang pagbabalik na lamang. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, pag nakita niyo mga bagay na ito, itingala niyo ang mga ulo, nasa pintuan ng ating malapay noon. Baka isipin niyo, malapay, nakupo pa sa tron? Hindi, nasa pintuan ng malapay noon. Amen? Pinagmamastin lang tayo ng ating malapay kung sino talaga mga totoong maita ng dilingkod sa ating mabait na Diyos. Amen? Lord, praise the Lord. Lord. Kaya bilang mga pinagpalang mananampalataya na mahal, dapat maging aware tayo na mahal. Kahit saan tayo magtungo ang ating puso't isipan, dapat lagi tayong handa sa pagbabalik ng malapay na. Amen? Nalala ko sabi natin doon ng bilabid, Mama dear, sa kanay taas lumata yun, lagi mong isipin, mamaya magbabalik na malapay na. At tingin nyo, bakit po kaya binanggit ng atin doon ng bilabid, Mama dear yan? Dahil pag inisip mo, mamaya, maari mamaya magbalik malapay na, o bukas o mamaya, eh siyempre, takot ka na ay maiwas sa rapture. Amen? Dahil pagkatapos ng rapture, mahal, sabi ng Matthew ng mga kapatid, mangyayari yung tribulation na hindi pa nangyari sa mundong ito. Simulang likhain ng mundong ito. Amen? Marami nang nangyari sa mundong ito, pero yung mangyayari niyan, talagang hindi pa nangyari. Matitindi. Amen? Lalo sa praise the Lord. Kaya nga, sa biblical pong pagkakasabi, sabi ng bayang kapatid, kung magagay sa bukid ang dalawang lalaki at ang isa'y kukulit at isa'y iiwan, dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukulit at ang isa'y iiwan. Magagpuyat nga kayo sa pagkakadi niya nalaman kung anong araw pa rito ang iyong Panginoon. Amen? Ibig sabihin ng pagpupuyat, lagi tayo nagbabantay sa ating kaligtasan. Amen? Huwag nating hayaan agawin ang ating kaligtasan na meron tayo ngayon ng kaaway. Amen? Sa panghawakan natin ito, yung lahat yung pinangaral ng ating dearly beloved prayers in the Lord, panghawakan natin hanggang sa pagkabalik ng ating wala pa yun. Amen? Ewan ba rin si praise the Lord? At habang tayo nagantabay sa pagbalik ng ating wala pa yun, lumalakad tayo ayon sa kaluban natin mabait na Diyos. Sabi ng Biblia, dapat imunawaan, huwag kayo magsiayos sa nibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago niyo pag-iisip upang mapatayin ninyo ang kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kaluban ng Diyos. Amen? Tandaan natin, lahat tayo na narito, member ng GISMR o si buong mundo na nakakilala sa mga Pinoon, sa buong katotohanan. Hindi po tayo taga dito, mga minamahal. Amen? Tayo po, manglalakbay lamang dito sa mundong ito. Amen? Dahil ang ating pagiging tunay na mamamayan doon sa piling ng ating pinakamalapay noon. Amen? At ito na yan, sabi ng Bible, manamahal, sabi ng malapay noon, siya'y babalik. Amen? At bago siya magbalik, hinanda na niya kaya ang ating mga mansion. Amen? Lagi mag-surprise sa'yo. Kaya hindi tayo taga dito. Amen? Kaya dapat ang Kristiyano, ibigin natin ang malap ng buong puso, buong isip, buong kaluwa, buong lalakas. Amen? Hindi at huwag natin ibigin yung mga materialistic sa mundong ito. Amen? O sa minute, pinagpala tayo. Amen? Pagkapala yan, glory to God. Amen? Pero huwag natin ibigin yung mga bagay na sa sanlibutan. Dahil sabi ng Biblia, pag inibig mong mga bagay na sanlibutan,
wala sa iyo pag-ibig ng Ama. Amen? Wala sa iyo pag-ibig ng ating mga lapit sa Kristo. Amen? Dahil nasa salibutan, pitan ng laman. Amen? Lahat ang ayon na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Amen? Alam naman natin lahat, lagi nyo nababakingan sa mga pulpito, sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, na mahal, take note nyo na lang yan, mga kapatid, na lahat ng lumalakad ayon sa laman, isa lang ang gawin ng tao dyan. Kung mababasa nyo yan, isa lang ang gawin ng isang tao. Kung isa-isa niyan, sabi ng Bible, kailanman hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya pag magbalik ang walang pinon, hindi sila ma-rapture. Amen? Kaya nga bilang mga pinagpalang manampataya, sabi ng Biblia Tito, chapter 2, 12 and 13, Titus. Amen? Pagsulat ni Pablo kay Tito, kabanatay 2, talatay 12 at 13, na nagtuturo sa atin upang pagtanggin natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Let us praise the Lord. Kaya ang mapapansin nyo, mga mga kapatid, ang Satan ang malapit ng paulit-ulit lang. Nare-remain tayo. Nasabi dito, nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa lahat ng uri ng kalikuan at kahalayan sa nalimutan. Amen? Let us praise the Lord. Tuturuan tayo na mahal na huwag tayo na makibagi sa takbo ng sanlibutan. Dapat ang ating mga isip ay ayon sa kalooban mula Panginoon. Lalo na tayo mga bago ng nilalang kay Kristo. Amen? Lalo sa praise the Lord. Pag hinabing bago nilalang, wala na yung dating ungali natin. Amen? Nagsilipas na. Amen? Lalo sa praise the Lord. Purihin natin ang ating mga Panginoon. Kaya pag nakita ng malapit tayo, nagsisikap gublat sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Tutulungan tayong lahat ng ating mga Panginoon. Amen? Siya din ang tutulong sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, nahintayin niya ang mapahal ang pag-asa at pagpapakita ng ating pinakamamahal sa Kristo. Amen? Habang pa tayo naghihintay sa pagbalik ng mga Panginoon, tayo mga pinagpalang anak ng Diyos, hindi tayo nakikibagi talaga sa takbo ng sanlibutan. Amen? Lalo ang sabi, praise the Lord, kung anong mga pinanunod ng sanlibutan, hindi tayo makikibahagi dyan. Amen? Lalo sa praise the Lord, kung anong palakpak ng sanlibutan, hindi tayo papalakpak doon. Amen? Kung meron man tayo papalakpakan, ang ating pinakamamahal na Panginoon, pupurihin sa sambahin araw at gabi. Amen? Lalo sa praise the Lord, kaysa gugulin mong oras mo sa bagay sa sanlibutan, lalo na sa mga entertainment na yan, o mga kurikurian, parang ano man tawag dyan sa ano na yan. Amen? Magbasa ka ng Bible. Amen? Ano sa praise the Lord? Magpuri ka sa mga Panginoon. Amen? Kung wala ka lang mga anak buhay, nandun ka sa iman, pwede ka mag-ayon sa pastoral house. Marivive ka. Amen? Ano sa praise the Lord? Dapat nakapokus tayo sa spiritual, mga namahal. Ano pa sabi ng Biblia naman bago na dumako sa ating huling dalawang talata? Sabi dito, mga kapatid, sa nagdagang talata, 1 John chapter 2, verse 18, mumunti ko mga anak, ito ang huling oras. At ganyan yung narinig dating ang Antikristo kahit ngayon ay lumilitaw ang maraming ng Antikristo. Kaya nga nalaman natin na ito ang huling oras. Amen? Lalo sa praise the Lord. Kaya nga ang banal na kasulatan na mahal nag-remain lagi sa atin. Naging kita sa mga bula ang Kristo. Amen? Lalo sa praise the Lord. Sa ibang bansa meron. Sa bansang Pilipinas meron din. Sa bandang Davao ba yan? Di ba? Nalala ko meron pa. Nakita ko sa ano? Nagkukoronahan pa sila. Talaga, mangilabot ka, mga minamahal. Blasphemy. Amen? Lalo sa praise the Lord. Kaya, hindi lang basta panahon nga masama, araw na masama, o panahon mapangalip, kundi tayo pibla na sa huling mga oras na, naman. Kaya ang mga pinagpalang anak ng mabait na Diyos sa mundong ito, ating nilagi ito, oras na lang. Amen? Hindi natin alam kung ilang hours na lang ating natagal sa mundong ito. Amen? Ano sa praise the Lord? Ano sabi ng mga scientists? Ang itatagal na lang daw ng mundong ito nasa mga 3 to 5 years. Amen. Ano sa praise the Lord? Patindi na nangyari sa climate change natin na mahal. Amen. Pero lahat yan nasa banal na kasulatan na lahat. Amen?
Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lord, praise the Lord. Oh, yung mga nakarang ano, November ba yun? September. Oh, September pala yung mga. Pero last year, ginalap nila November. Oh, nagme-meeting-meeting na sila. Yung New World Order, or New World, One World Religion. Oh, inuunti-unti na nila, mga minamahal. Amen? Dinadahan-dahan ba? Para paglisitak ng panahon, wala nang wala silang aayusin pa. Ipapatupad na lang nila. Amen? Lord, praise the Lord. Dahil after rapture, na mahal, pag kinuha na yung mga anak ng mabait na Diyos, nalala ko sabi natin ginagamala pastor, merong 7 years tribulation period. Yung 3.5 years, maranasan natin, mga minamahal. Pero bago mapasok yung another 3.5 years, kunin mo na yung mga pinagpalang manampatay, yung mga tapat na anak ng Diyos. Yung ready to rapture. Amen? Lord, praise the Lord. At pag after ng rapture, na mahal, doon na mag-take place naman yung ano, doon na mapapasok yung sinasabi na beast o hayop, yung magpapatupad. Kaya nga ngayon, kung mapansin nyo, na mahal, yung nangyayari ngayon, itong COVID-19, kung nag-research kayo na mahal, 1989, nakaplano na yan. 1989, phase 1, phase 2, phase 3, nasa phase 6 na po tayo ngayon. Namahal. Amen? Kaya nga, yung mga ginagawa nilang booster na yan, kapatid, yan po yung pang-condition na sa tao. Dahil lang huling-huling ituturok nila yung microchip na yung 666 na talaga. Amen? Pero huwag kayong matakot. Yung vaccine, hindi pa yan 666. Amen? Kasi minabayataan kami. Natakot yung mga kapatid ng 666. Hindi pa 666 yung vaccine. Pero yan yung anino sa hinaharap. Amen? Yun yung pinaka-pattern nila. Napansin nyo na mahal, sinimula na sa bansa natin, anong nilalagay sa mga alagang hayop na mamahalin? May microchip na para pag nawala, madali makita. Anong susunod mo na mahal, i-introduce nila sa mga mayayaman? Ay, magpapalagi na yung mga mayayaman para hindi sila mga, pag na-hold up sila, madali sila matrace to GPS. Amen? Kaya nga meron tinatawag na social distancing dahil pag magkakadikit, pag meron na lahat ng tao sa mundo, o 666 na, ng microchip, praise God, hindi makalala kung sino si Juan sa si Pedro. Kaya, ina-exercise nila ngayon yung social distancing. Amen? Love praise the Lord. Ibig sabihin tayo na sa uling panahon na, mga namahan. Amen? Bilang mga pinagpala, anak mo ba ito, nandito ngayon. Kaya nga pinagpala yung mga baguhan eh. Alam nyo mga kayo po mga pinagpala maguhan, at yung mga lalapit pa sa gawain ng tutunggawin ng malapay noon, yung mga ililigtas pa bago mag-rapture. Amen? Hindi na kayo magbibili ng maraming taon sa paglilingkod. Amen? Amen? Unting panahon na lang yung igugugol nyo paglilingkod sa malapay noon. Dahil lahat kukunin na, nadali sa kanyang kaharian. Amen? Lalo sa praise the Lord! Ano sabi natin nga huling dalawang talata, malamahan. Basahin natin itong sabay para dahil wala na tayong mahal ng oras na mahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, at ang kabanata ay 10 at ang talata ay 25. At huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Yung Lucas chapter 12 verse 40, pakibasa na rin po ito. Amen. Aklat ng Lucas, kabanata ay 12, talata ay 40. Ganito po ang pagkasabi. Kayo rin naman ay mga siyanda sapagkat sa oras na hindi nyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Amen. Balakpakan natin ating mga Panginoon. Let me say praise the Lord. Kaya dito sa ating unang huling talata ng Hebreo 10 verse 25, sabi dito ng beep na ating nabasa, huwag natin pabayaan yung pagkakatipon na mahal. Amen. Kaya ng pag-ugali ng iba. Bakit sinabi ng Biblia pag-uugali ng iba? Dahil ang iba mga Kristiyano daw kuno, umulan lang na malakas. Amen? Lalo na kung may bagyo, sasabihin, wala muna tayong samba kasi may bagyo. Amen? Pero dito, pinapangaral ang ating ginagamang pastor, mga mga kapatid, may bagyo, wala, mga kapatid, may gawain tayo sa pangalan ni Jesus. Amen? Love and praise the Lord! Oh, sabi natin, yung nag-lockdown, may gawain pa rin naman tayo kahit nag-lockdown na. Di ba? May gawain pa rin tayo. Meron tayong live streaming. Amen? Kaya tuloy ang pagpupuri, paglilingkod ng mga pinagpalang matatapat na anak ng Diyos. Amen?
Nagsabay sa Lord na sa amin ang Biblia, kundi mga kaaralan sa isa't isa at lalo kung nyo namamalat na lapit ng araw. Amen? Kaya nga, sa panahon ngayon, dapat lalo na, maluwag na naman, sabihin, makakadalo na lahat ang mga anak ng Diyos. Walang dahilan para hindi makadalo. Amen? Lalo mo sabay sa Lord, sabi nga ng mga pastor eh, huwag kang magpahadlang. Amen? Kaya kahit anong humad lang sa'yo, by faith, nalala ko yung kapatiran natin ng mga kapatid sa Maynila, nalala ko, nakausap ko, yung binagyo sila ng Undoy, may gawain tayo noon, mahal. Alam mo, ginang kapatid, linangoy niya. Kahit baha, makadulo lang sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Love and surprise the Lord! Kaya bilang mga pinagpalang anak, lagi tayong dumalo, lalo na ngayon. At sabi ng ating ginagalang malapasto, attend always. Amen? Lagi tayong dumalo ng Wednesday, Friday overnight prayer at Sunday. Amen? Pero pag ang Kristiyano, Sunday Christian, na mahal, sabi ng ating ginagamal pastor, sa iyong pangalan, 50-50 lang ang pag-ibig mo sa malapay, no? Maiwang sa rapture. Amen? Kaya, hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Amen? Bakit ito pinapangaral, ating nire-review, yung mga pinangaral ng ating dearly beloved, honorable Pastor Wilde Solomon, ating dearly beloved Mama Dear. Amen? Na lagi tayong dumalo na mahal. Dahil yung ating pagdalo, kapatid, ito yung ating para sa kapakanang kaligtasan ng mga kapatid. Amen? Ito yung ating pagkatalawa ng kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Lalo mo sir, praise the Lord. Na kapag ang Kristiyano maiwan sa rapture, tandaan nyo, 1% na lang ang kaligtasan. Mga minamahal. Amen? Lalo mo sir, praise the Lord. Pag naiwan ka sa rapture, hindi ka man agad pupugutan ng ulo ng Antikristo eh. Hindi ka talaga pupugutan ng ulo ng Antikristo. Kasi pag pinugutan ka ng ulo o patayin ka ng Antikristo, nung kapatid, alam niya, doon ka na pupunta sa kaharian ng malapay noon eh. Kaya ang gagawin niya, tuturturing ka muna dahan-dahan. Amen? Amen? Paano kung naiwan ka sa rapture, martilyo ng isang daliri mo? Kasabihin sa'yo, ano? Patatak ka? O pili mo kamatayan? Ayoko. Gusto ko, kamatayan talaga. Eh, minartilyo ka na ang sakit. Di ba? Tapos, una pang mamartilyo yung anak mo. Palamig-lamig din. Eh, lalo na ang puso ng mga magulang talagang anak na pinag-uusapan. Baka sumigaw ka na, patatak na lang kami. Di ba? Kaya, mga minamahal, huwag nating i-desire maiwan. I-desire natin makasama sa rapture. Amen? Dami sabay sa Lord? Ito ang panahon para tayo lalong magpakait sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon, manamahal. Kaya sabi natin, pangalanguling talatang kapatid, kayo rin naman ay mga siyanda sapagkat sa oras na hindi nyo iniisip ang anak ng tao ay darating. Palakpakan natin ng ating manapay noon. Darong sa praise the Lord! At magaganap ang rapture, namahal, in just a twinkling of an eye. Amen? Sa huling pagtunog ng trompeta, magaganap ang rapture. Amen? Darong sa praise the Lord! Kaya mga Kristiyano ngayon dapat, huwag tayo mag-isip ng future dito sa mundo. Dahil pag future sa mundo ang ating ilalaan sa ating mga hinaharap, pagwasak na ng mundo ito eh. Amen? Dapat ang ating future ngayon, patid, kung pati makasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Love and praise the Lord. Yung ating matiyak na tayo makasama sa tawag na pagdagit ng mga manahal. Dahil sabi ng Biblia, in a moment of a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat pagtutunog ang pakakak, at ang mga patay, ay mga bubuhay at maguli, na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Amen? Ewan sa praise the Lord! Kaya, mangyayari talaga yung sinasabi ng Bible, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Amen? Kay lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos na mahal, tiyakin natin, sikapin natin, doon tayo sa lahat makasama, walang maiwan. Amen? Lamang sa praise the Lord! Purihin natin ang ating pinakamamahal na Pino. Kaya pinagpala yung mga baguhan. Amen? Yung mga susubaybay sa ating malagawain. Amen? Na bago magbalik ang mula doon, sila'y nakalapit, nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang gagawin na lang nila, magpapatuloy sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng mabait na Diyos. Amen? Lamang sa praise the Lord! At dapat natin din maunawaan habang lumalapit natin mga bilabid choir members, naganda natin mga bilabid instrumentalists. Tandaan po natin na mahal, pang nag-take place ang rapture, yung titawang na pag, yung huling pagdulog ng trompeta, yung makakarinig lang yan, yung mararapture lang.
Baka kasi isipin na iba pa nag-trumpet na. Amen. Lahat ng tao makarinig, hindi. Yung mga makarinig trumpeta, yung mga i-rapture na ng mga Panginoon, malalaman lang sa sanlibutan, marami nang nawawala. Doon lang nila malaman, nag-take place na pala ang rapture. Amen? Lalo sa praise the Lord, palakpakan natin ang ating pinakamalang Panginoon. Kaya tayo umawit sa ating mga Panginoon, ating awitin yung kisap mata. Minor. Sa mga beloved choir members na nakakalaw nito, pangunahan tayo umawit sa ating mga Panginoon naman. Kaya bilang mga pinagpalang anak ng mabait na Diyos, sa panahon ngayon, namahan, dapat tayo, namahan, ay handa-handa tayong sasalubong sa ating mga Diyos. Hallelujah. Sus. Sa huling tunog ng trumpeta, at tayo'y kukunin na sa isa, isa mata. Di ang namang oras na ikaw mag-isip at ang buong palinig ay iyong napansin. May iyong nagsisigawan, may darabiyatan. Pagmamahala sa buhay, di na matapuan. Bakit ka kinabahan? Nagmalawan mo sana ay hindi ka na ipinanganan.
mata. Purihin ang mga minamahal, anytime magbalik ang ating mga idol. Kaya sa mga baguhan narito, napakapalad nyo mga minamahal. Nangyari ang panahong ito na kayo nalapit at makakilala sa ating mula Panginoon. Kaya nga pa sa mga baguhan narito, mayroong apat na reglamento ng kaligtasan na dapat natin maunawaan. Una, pananampalataya. Yung paglapit mo lang dyan sa harapan na mahal, nagkaroon na pa kayo ng pananampalataya. Ngayon, para lalo lumaki, lumago yung pananampalataya, sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya lagi kayo nadalo na mahal. Dahil sa pakikinig sa tanang mga Panginoon, dito po lalago yung pananampalataya. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, yung pagsisisi. Ibig sabihin, makadiyos na pagsisisi, mga minamahal. Pagtalikod sa kasalanan, pag nakita ng mga Panginoon, ikay sinsiro, gusto mo magbago, gaya namin, na mahal. Pag nakita ng malapin, tulungan ka, magbago, na mahal. Praise God. Yung ikatlong reglamento, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Kaya nais sa kanan ng mga Pinoy, kung magbabautis sa tubig sa pangalan ni Jesus, after bautismo, pag-ahon mo sa tubig, bago ka nang nilalang. Lahat ng kasalanan mo, simula kay bata na nagkaisip na magkasalang ka sa mga ito, patawarin niya ng ating mga Panginoon. At lalakad ka na sa panibagong buhay na mahal. Gaya ng amin niya lakaran ngayon. At kapag magbalik ang mga Panginoon, anytime, pag tumunog ang trompeta, lahat tayo, kahit kayo mga baguhan, sama-sama tayong dadagitin patungo sa langit sa harapan ng ating mga Panginoon. Yung ika-apat na reglamento ng kaligtasan, ninakita mong may umiiyak, may nag-tremble, yun ay yung kapuspusan na banal ng Espiritu. Sa patuloy mong pagdalo, malapit na ang gagawa niyan, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, sa mga baguhan, sumunod kayo sa isang maiksing panalangin na pagtanggap na iyong gagawin. Hallelujah. Taas niyo yung kamay, sabihin mo, Mahal na Panginoon, Mahal na Panginoong Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. Mahal na Panginoon, ako po ay nagsisisi sa lahat na nagawa kong kasalanan. Simula po akong nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin mo kong tunay na Kristiyano. Maglilingkod na po ako sa iyo simula sa oras na ito hanggang sa iyong pagbabalik. At hugasan niyo po ako ng iyong banal dugo nung magos na ako sa albaryo. Sa pangalan ni Jesus na aming tinanggap. Amen. Kami mo nalangin sa iyo. Dakilin namin pagpalang Ama Diyos, mga papangalain sa lahat, may salampas at pangunang panalangin, pagluhod ng aming ginagalaw, Pastor. Will this do the limit and profit? Narito kami mula Pinoon, mga kaluluwang baguhan lumapit sa iyo mula Pinoon, dalangin namin sa iyo. Pagpalain niyo po sila gusto tunay na Kristiyano, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay mula Pinoon. Iligtas mo rin ang kanyang laman sa buhay mula Pinoon. Alin pagpalain mo sila mula Pinoon, simula sa os nito, hanggang si pagkabalik mula Pinoon sa pangalan Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo naman sa ating mga pangailangan. At gusto mga pangailangan na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Dakilan namin pagpalang, Ama Diyos, na mapangalit sa misa ng pamalapin ng susa. Pag na panalangin, pagluhod ng aming ginagawang store. Will this store and meet him, prophet, not to kami mga anak malapin noon. Taos puso nagpapapun ng salamat. Salamat sa iba't salita at pati na ipapakinggan malapin. Salamat sa dakilang kaligtasan. Siya pinakalumos sa amin. Salamat sa aming ginagalang wapas door. Malapin mama din. Sa kanilang panalangin, pag-ayon na kami naging bungaw, Diyos. Salamat malapin noon. At sa oras dito sa pagunang panalangin, pagluhod ng aming ginagawang pastor. Sa tayong kapatiran na rito at sa mandakon sa Luzon, besides Mindanao, mag-isa mga maguhan malapin noon. Pagpalain niyo po sila malapin noon. Hallelujah, dagdagang mga kanilang panampalataya. Tulungan mo sila maging mainit, maglingkod sa iyo. Iprobin yung kanilang pangailangan. Nasa may karamdang kayo magpagaling lumutas ng mga problema, mga Panginoon. Pagpalain niyo sinang lahat, mga Panginoon. At hallelujah, sa mga nanglalamig dulo pa'y pinaming kapatid na backslide, dalangin din namin sa iyo. Lahat sila ibalik mo, mga Panginoon. Mag sila pagtaong makapanong balik. At tayo patuloy special na panalangin sa aming inagalang mga pastor, sa mga Bukumbena family, mga blabit children, sa mga panangin sa muso, mga pagpapayang pagkapala, sa material, physical, at spiritual pagkapala, sa pangalan Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong yung kamay sa pandemic karamdaman.
Isipin niyo po palagi ang naglayan sa inyo ng ating ginagalang pastor na in-time profitable loving God. Hallelujah. Tayo dumalangin. Dakilin ay palama Diyos, nung kapanganin sa lahat, minsan ang pasapang ng panalangin, paglohon ng aming ginagalang pastor, will this to lumit and profit sa iyo, makaparin, pangalan ni Jesus, sama-sama namin sa taway, lahat ng uri na karamdaman, lahat ng verses, COVID-19, lukimadebetis, pagkapilay, pagkatumoy, pagkabakla, hallelujah, lumay sa pangalan Jesus, cast out, be healed, pagkapabigaw ng away, paglarabi, palupay-pay, lumay sa pakihirapan, cast out, in Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na mahal, tayo po'y sama-sama tumayo. At tayo po'y sabay-sabay lulundag at sisigaw ng Lord. Praise the Lord. Shout two times for top our voices. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan niyo mula Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We love you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord.